He that hath a froward heart findeth no good, and he that hath a perverse tongue falleth into mischief. He that begetteth a fool doeth it to his sorrow, and the father of a fool hath no joy. Sabay-sabay. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. We pray na kami po ay pagpalain nyo sa katalinuhan, Panginoon, at pangunawa sa aming topic ngayong umaga. Mga salamat sa aming bilang magbisita, Panginoon. But ito ay applicable sa lahat. Panginoon, I pray na kayo po ang aming kaibigan. Na kayo pong masunod sa amin. Hindi lang ang kaibigan, kayo master namin, kayo Panginoon at Diyos. I pray na kayo po ay as a friend, Panginoon, magkaroon kami comfort by yung relationship namin tungo sa inyo, Panginoon, kayo sa amin. So, yun lang po, Lord, kayo mag-again, mag-basbas, at mag-ingat, at mag-turo, Panginoon, sa bawat isa. Kaya mula lahat, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, good morning po sa lahat. Good morning po. Title po natin ngayong umaga, A Friend Love It At All Times. So, about ano to? About friendship. Kasi nga, balitaan ko, na tayong mga bisitang friends daw. So, naalala ko yung kabataan mo ngayon. Yung mga friends din. Yung mga friendship namin dati, ano eh. Lagi ko kayo nakwento dito. Sobrang ano namin. Aba, uso yan sa college, di ba? High school pala lalo. Inaisip kami kalokohan nun. Kasi karamihan kami, may kapatid kami babae. Naisipan lang namin. Kasi nung high school, parang hindi na kami nagdadala ng mga libro eh. Kaya ginawa namin nun. Oh, magpauso tayo, ano tayo. Lahat tayo nakabag ng pambabae. Siyempre, pag naglakad ka, pag naglakad kayo, ano may mga yun, eh? Yung mga tanga yun, eh. Mga trip lang ba, yun. So, masaya yan, eh, pero sa atin, context, kaya ang subtitle natin, God's Will in Making and Keeping Friends. Okay? God's Will in Keeping and Making Friends. Ibig sabihin, maganda yung may kaibigan, again, di mo kayo lahat-lahat kaibigan. Amen? Yung mali na naman yun eh, pag hindi balance, no? Iba gusto lahat friends, pati bakla, hindi na. So, dapat pili lang yan, maayos. Tsaka, ulitin ko ha, ang subtitle natin, God's Will in Making and Keeping Friends. Pagpalain tayo sana ngayon. So, number one, hindi, ano muna? Eh, nakwento ko na pala sa inyo, no? So, yung iba naman, ganito. Yun nga, pag may kaibigan ka, most of the time, ano ba yung dahilan ba kayo magkaibigan? Madalas ay hindi, meron lang kayo pinagkasunduan, isa, dalawang bagay, di ba? Kaya sa school, meron ganyan, kasi magkakaedad kayo, malamang sa hindi, magkatagpo kayo niyan eh. Ah, mahilig ka sa, ano, basketball? Ay, nako din. Ay, ga-basketball ba kayo? Lalaki nito mga to, ikaw. Minsan lang, pareho tayo. Ako, di ako nahilig dyan kasi nung mga pinsan-pinsan ko kasi doon, mas walang patanda sa akin, gugulang pa. Kaya naasawa ko dyan eh. Ganito basketball, nagsisikuhan. No, iyo pa naman ng ganun eh. Minsan ganun eh, normal talaga yan, di ba? Kahit sa pag pinanood mo yung professional, talagang sikuhan yan eh. Suntukan pa, kaya hindi ko nagustuhan. Pero later ko na-appreciate, maganda sana kung maayos yun lang, di ba? And then yung mga pastor, mahilig sa basketball. But anyway, yun, so may nagustuhan lang kayo, pareho kayo, yan, friends na kayo. And then, sa mga, alam na, popular media, ang panahon namin, yung ano nga, ano yung pinapanood mo ba? TGIF, inabutan niyo mo ba yan? Hindi niyo na inabutan yun eh. Tsaka gimmick. Ginaya lang sa ano yun, sa US, yung mga Dawson's Creek ba yun? Tsaka yung Barkada. Friends, Bug. And then meron pa sila yung 9200, yung mga ganun. Beverly Hills, yung mga ganyan-ganyan. So, yung pag ganun ang pinapanood mo, eh, lalo sa US, mga liberal yan, di ba? So, yan, lalo yung Dawson's Creek, tsaka yung, tama yung Dawson's Creek. Hindi ko napanood yung pero na
Nakita ko lang sa Facebook. May mga bata pa daw sila, friends na sila, bandang uli. Mga binata dalaga na, sila pa rin, parang ganun. Kaya, mga hindi magandang message. Tindihan niyo ba yun? So, kaya mag-iingat tayo dyan. Kaya ngayon, dapat alam niyo yan sa church niya na natutunan. Hindi yung, ay, ginawa sa ano, nakita ko si Dawson, tsaka kung sino man yung isang yun. Pangit na umiyak, makita niyo yung iyak na yan, no? Ni Dawson, sa meme. Hindi na kayo. Nahina kayo sa memeology, ha? But anyway. So, dapat natutunan niya maganda sa church. Kasi sa church, balance dito. Salita ng Diyos. At pag may kalabisan, may abuse, kita agad yan eh. Masasabi ang pastor yan, tsaka yung mga kapatid. Okay, so again, ang topic natin ngayon is among friends. So ano ba yung gusto ng Diyos? Umpisa na natin kasi alam matapos natin. How to make and keep friends according to God's will. Paano ba? Kasi hindi naman sama yan eh. Ang problema, ano nga yung hindi maganda, ano yung maganda? Kaya nabanggit ko sa introduction, gano'n, ano pa bang ano ko sa ano ko? Experience. Ganun, talagang barkada yan. Ay, medyo maluwag si daddy sa akin nun. Pero huwag nyo nang gayahin na Stephen, ha? Pero in a way, masaya ding experience. Kaso, naalala ko, parang hindi ko gustong gawin ng anak ko yun. Minsan tumutulog kami dun sa classmate namin. Eh, syempre, may mga kalokohan yun. Pag kayo-kayo lang, wala nang minsang ano, di ba? Wala nang rules minsan. Yun ang di maganda. Hindi nyo kailangan gawin yun. Darating kayo dyan, pag nagtabaho kayo sa IT, doon kayo matutulog sa opisina. At hindi nyo gustuin yun. Sa amin, kompleto, may tulugan, may shower. Diba, ayoko doon. May asawa na ako. Matutulog sa opisina, di ba? Anyway, ano ba yun? Pinag-uusapan lang namin tungkol sa babae. Ganun. Kasi meron mga classmate kami, naingit kami. Hindi kasi di mo alam yung ano, di ba? Bata ka, bata kang ewan eh. Nag-uusapan lang namin nun, ba't si ganyan ang galing sa ganyan tayo? Hindi. Yun na yun, doon ako. Wala ang nararating. Well, in a way, nakakatuwang experience. In a way, parang tanga pala. Kasi may mga knowledge na pwede ka nang ma-acquire ng mabilis lang eh. At yun ang gagawin natin ngayong umaga, no? Nung ganun kami, puyat kami, tapos sige, uwi ka na. Uwi na ba ako? Eh, yung bankers dati, ano yun? Nag-uusap pa eh. Dati naman, di ako hinahanap. Pero, yung, ang dilim dun, hindi ko makakalimutan, ang dilim. Wala nang tricycle, anong gagawin ko? Lakad ako. Eh, takot ako sa dilim. Tumakbo ko. Buti hindi ako nadapa. Alam niyo ba yung bankers sa ano, gitnang bayan? Ang dilim dati ngayon, punong-puno na ng ano yun eh. Wala ka ng paglagyan. Ano ba yung experience ko dyan? Eh lahat, inano ko. Nag-Boy Scout ako, nag-CAT ako. Parang ayoko sa bahay eh. So lahat yun. So masaya yung may kaibigan, pero pag hindi mo alam yung sabihin yan, anong experience ko dyan? Ganun din. May mga negative din. So bandang huli, kasiraan. Iba naman, siraan naman. Dati kayong friends, di ba sabi nga nila, pag friends daw, tingin na itong mga ito. Pag nagkagalit yan, best enemy din yan, di ba? Ba't ganun? Kasi nga hindi natin naiintindihan eh. Hindi naman tayo tinuruan. Huwag yung mga unbeliever, hindi ka lumaki sa church. Hindi mo alam yung balance yan, hindi mo alam yung parang topic kanina sa Sunday school. Yung goal nyo, hindi nyo alam yan eh. Kung go with the flow ka lang. Ngayon, magkasundo kayo later. Magka-away na kayo. So, ayan, kaya again, title natin, a friend, love it at all times. And then, God's will in making and keeping friends. Ano ba? Ano ba yung kalooban ng Diyos dyan? Para pag sumunod tayo sa rules ng Diyos, at yung gusto niya at yung ayaw niya, iwasan natin. Mas maganda yung friendship, di ba? And ultimately, sa Panginoon, obviously yan. So, number one, dapat, according to this verse natin, no? Balik tayo dito sa 17. Sabi dyan, a friend love it at all times. And a brother is born for adversity. So may dalawang bagay dito, hindi lang sa friend, sa brother. So sino ba yung mas malapit sa inyo minsan? Kapatid nyo o yung kaibigan nyo?
Depende yan eh. Depende pa paano pinalaki, di ba? Pag hindi kayo naalagaan sa bahay, bahala na kayo. Minsan nakakuha ka ng mas friends sa labas. Pero pag magaling yung magulang yun, dapat mas maano yung brother. Kasi, tulad ko ngayon, may isang pastor, nag-survey siya ganun eh. Ang dami nila eh. So, mga 300 sila sa congregation eh. Sabi niya, eh, karamihan doon siyempre, matanda na. Sabi niya, sino dito yung kaibigan niyo ng high school, kaibigan niyo pa rin, taas kamay. Sa palagay niyo, ilan? Halos wala. Ba't ganun? Yan. So, ibig sabihin, kung gusto niya ng kaibigan ng matagalan, sino dapat yung kaibigan niyo? Diba? So, ibig sabihin, again, kung masaya kayo sa kaibigan niyo ngayon, okay yan, enjoy niyo. Pero sina-advance ko na kayo, may mga mas importanteng bagay dyan. Later, mag-aasawa kayo, anak, sa church sana, yan ang, dyan tayo pumunta mamaya eh, sa church, dyan yung makikita dapat yung maayos yung kaibigan. Ngayon, kung kaibigan niyo talaga yan, dali niyo sa church. Hindi, hindi, forever na kayo. Dito, forever na kami. Ako, umalis lang ako sa church, nagpastor ako eh. So, pag tatapat ka sa Diyos, alakan ng Diyos, forever yung church, unless talagang may dahilan na umalis ka, mag-abroad, kung naman yan, lumipat. So, anyway, punta tayo doon mamaya. So, pero number one, anong kalooban ng Diyos? Kung ikaw yung magiging kaibigan o gusto mo ng kaibigan, number one, malinaw dyan, dapat magbahal ka. No? Sobrang basic tayo ngayon. Nabanggit ko ba kanina? Kasi pag hindi ka mapagmahal, hindi ka magkakaroon ng kaibigan. Alam mo, gusto mong magkaibigan, pero sila gusto ba sa'yo? Yun ang tanong. O syempre, dapat makita ka nilang concern ka, hindi lang peke, pero nakikita nila yung concern mo eh. Men, mag-pray kita, namang ano mo. Ay, wala ka na namang ballpen? Wala ka na namang papel sa amin, gano'n. May lapitan dun eh. Wala ka ng papel, ano ka ba? O sige, ito na. So, kaibigan ka sa kanya, bibigyan mo na naman, di ba? Rarasyonan mo na. Kawawa naman kasi, pero yan, ano yun, kasama yun. Kasi yun sa ibig sabihin ng kaibigan. At tingnan natin sa, ano, dictionary, kasi hindi ko alam ibig sabihin ng kaibigan, eh. Hindi. Okay, sabi dyan, one attached to another by affection or esteem. So, pag-ibig po yung affection, no? Obviously, hindi yan na ibang klaseng love yan, no? So, lang, gusto mo siyang kasama. O esteem, ibig sabihin, mataas yung tingin mo sa kanya, hindi mo siya... Or once that is... Ito yung mababaw na ibig sabihin, pag sinabing friendly, hindi ka laban. Pwede rin ganun. Ito, one that favors or promotes something. Okay? Or a favored companion, yung gusto mong kasama. Ayun na yun. So, alam nyo naman na yun eh. Kaya dapat, mahal, lagi ka nagmamahal. Ganito yung kunwari, mayroong problema. Sino lalapitan mo? Kapitbahay nyo? Di ba, madalas ay hindi maiisip mong una, kailangan ko ng ano eh, ganyan. Bigla-bigla, wala ka yan. Kaibigan mo. Again, depende nga kung sino close mo. Kaya sabi mga adults, ganun yun. Okay? So, hanggat maaari, mga adults, yung kailangan ko, ipoprovide ko. Okay, kasi matanda na ako eh. Pero, una kong malapitan niya, kaibigan. Ngayon sinabi nito, and a brother is born of adversity. So, isabihin, again, parang kinukumpara yung kapatid sa kayong kaibigan. So, parehong positive dapat yan. So, yung brother naman daw, parang isabihin, kaya ka may kapatid, kasi darating sa buhay mo yung, alam mo na, kagipitan, di ba? Kaya may kapatid ka. Kaya lagi sinasabi sa, ano, wala naman dito mo isa lang anak, di ba? So, maganda, at least dalawa anak mo, huwag naman... wala nang ano, di ba? Wala kang kapatid, anak mo. So, maganda nga, marami. Kasi, sabi dito, may tutulong sa kanya. Amen? So, number one, pag gusto kong, paano ka magkakaroon at mapapanatili yung kaibigan according to God's will? Number one, ikaw nagmamahal. At pag nagmamahal ka, nagkasakripisyo ka. Amen? So, umpisa, unti-unti lang naman yan. Papel lang yan, papel. Then later yan, pag college na, magkatanong ano, ano ba magandang ano, ganyan, ganyan. Diba? Kaya kami, puro halos IT kami na kasi nga, ganun eh. Pero pagkaibigan mo, iba, ganun na rin. Ano ba sa'yo? Ah, ganun na rin ako. Copy-paste. So number one, love as a friend. So andyan din po yung another sub-point dito po, no? Sa Ecclesiastes, dapat tatalon tayo. Sabi po dito,
Kayo naman ulit, ready, go. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth. For he had not another. Sa Tagalog, mas maganda daw may kasama ka, no? Kasi nga, ginumpa ka, dalawa, mas maganda sa isa. Minsan yan, minsan okay din mag-isa, pero minsan, kailangan, mas maganda may kasama ka, kaibigan. Kasi daw, pag ikaw daw ay, una, sabi dyan, because they have a good reward for their labor. Parang sinasabi dyan, yung sinasabi nilang term na synergy, kung alam niyo yun. So, kunwari, si Christian, ano bang gusto ba? Kunwari, gumagawa ka lang ng kotse, kunwari lang. Okay. Si Christian, pag siya lang mag-isa, nakakagawa siya ng tatlo sa isang araw. Si Joshua, pag siya lang din, apat, oh, mas mabilis to. Pero pag nagsama sila, nagtulungan sila, nakakagawa sila ng 50. Ba't ganun? Dapat 4 plus 3 lang ha. Yun nga tinatawag na synergy. Kasi pag nagtulungan kayo, mas nakakarami kayo. Ganun po yan, totoo po yan. Yan ang alam nyo po yung storya sa industrialization, ganun po yun. Though in a way, pangit, in a way, maganda kasi sabi nila, ngayon, gumagawa ka ng upuan, plastic na upuan. Kasi dati, iba-iba yan, may kailangan hatiin muna, iba sukat, iba design sukat, putol, pako, pintura. Ngayon, pwedeng gawin kunwari ni ano yun, Christian lang. Kaya yung gawin eh. Kaso pag marami pala sila, yung isa taga puto lang ng putol, puto lang ng putol, puto lang ng putol, ang bilis nun. Nakahilera na yung material, wala kang ginawa, hindi magputol, putol, putol. Yung kabila naman is taga assemble, putol, pako. Wala siyang ginawa, hindi magpako, kasi alam niyo na yun, ina-design na yun. Ang pako lang iba, yung isa magliliha, magpupintura lang, wala kang ginawa, hindi magpintura. So, yun ang lesson doon sa industrialization. Alam niyo, ang daming na-produce ng mga bansa na natutunan nila yung ganun pala. Mag-specialize isa sa isang bagay, and then bahala ng isa sa isa, and then bandang huli, ang laki ng output nyo. Okay? So, ganun yung actually nakikita ko dito. Pag ikaw daw, mas marami kayo, mas maganda ang iyong balik, returns or reward for their labor. Okay? Ganun din sa magkaibigan. Imagine mo, mag-isa ka, hindi ka kaya mong gawin pero mas nahihirapan ka. Imagine nyo kung dalawa ka, ego tatlo, apat, di ba? Ito, lagi natin listation sa soul winning. Kaya mo yan na mag-isa eh. Pero mas maganda, may kausap ka, may kasama ka, di ba? Eh kung marami kayo, isang bus ka eh. Isang van kayo, lahat kayo, speaker, soul winner, palitan. Ang bilis nun, kaya iba ganun eh, dami nila eh. Kasi hindi sila napapagod, kasi salitan sila. Pag may partner ka, mamaya ako naman, mamaya ikaw naman. Pag isang ano, dalawang oras yun, nakailan yun. Nakita niyo yun? So, and then sabi dyan, for if they fall, ganun din naman, may mga time talaga na malalaglaga, tatama rin ka. Kunwari si Tricia, nag-backslide. Nasabihin ni Sandra, dati ko, nag-invite sa akin, ngayon, ikaw yung tamad-tama dyan, di ba? Ayaw nga pala, naalala ko. Sorry. Sige, di bigla. Hindi siya, sa halip na mag-backslide siya, wala. Sige na nga, yan. Eh, lalo kung barkada kayo, di ba? Ganun yung ngayon, marami na kami nakitang barkada dito na ganun din. Para yung nagkabaliktad naman, sa halip na siya yung mahatak dito, doon sa labas nahatak, ang dalas din nun. So kaya, nagsasabi sa inyo, personal yung choice yan. Sa amin, sa Mother Church, ganun, yung meron doon kilala kami. Ngayon, tapat na tapat eh. Sino ba nag-invite sa'yo? Ayun, wala na, nag-backslide na, baliktad. Siya yung in-invite sa church, yung nag-invite sa kanya, nagwala na. Nakakalungkot din, di ba? So, pero still, ano mo yan, decision mo yan. Sa pamilya, madalas yan. Di ba? So, but anyway, still, by default, yung kaibigan mo daw, para mong back, ano yan, tawag nila dyan, back up or, sabi na, safety net. Ibig sabihin, pag nalaglag ka talaga, may sasalo sa'yo. Eh, pag wala, kung para mong wala, patay ka. Kawawa kang gulay, di ba? Yan. So, medyo basic tayo ngayon, no? Okay lang ba kayo? Yes. Tingnan natin sa context naman to ng church. So, number two, paano tayo magkakaroon at gagawa ng kaibigan at mapapanatili? Kasi ang pangit nung gawa ka ng gawa ng friends or tapos madang uli, wala kasi matampuhin ka, ganyan. Sa church, ganun eh.
So pay natin sa alala, kaya si Deya talagang ano yun eh. Mature din eh. Ngayon, mayroon pang Angelin. So mahihain yun. So yung mga galang naman, mahihain din. Pero at least nag-ano din. Tuloy-tuloy. Dito rin, di ba? So, kaya number two, ay din, hindi ko na magit pala ito, no? So, ang point natin dito, strengthen one another. So, mahalin mo siya, then magpalakasan kayo. Ayan. Kaya dapat ganyan kayo. Pag ikaw hindi, ikaw yung kaibigan na inconsistent ka, iiwanan ka ng kaibigan mo. Wala kang masyadong kaibigan. So, ganyan, kasi sinabi ko mga kaibigan niyo lahat, pero at least maayos yung record mo. Okay? Number two, Proverbs. Nakantok ko, Stephen, ha? Nakantok ba ako? Nagbasa to. Proverbs 18. Parang mali ito. Nga, tama. 24. Ako na lang. A man that friends, ulit. A man that hath friends must show himself friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother. Okay, so yun naman magiging brother na naman, no? So dito, para sinasabi nyo kanina, mas close pa sila sa yung kaibigan sa kapatid. So nangyayari, hindi sinabing laging ganun, hindi sinabing dapat ganun. Ang sinasabi, merong ganun. At mamaya, babalik kay Jesus yan, no? Mamaya yan. Sabi niya, a man that hath friends must, alam niyo yung must, di ba? Kung may kaibigan ka dapat, pakita mo, kaya hindi rin po madali yung maraming kaibigan dahil mo minimaintain. Di ba? Mari na lang, ano nyo, regalo. Regalo kayo. Ikaw, regaluan. Imagine mo kung dahil mo friends. Dahil mo regaluan, dahil mo babatiin. Okay din, pero depende nga sa'yo kung ano yung ilang bang friends gusto mong ipanatilihin. Di ba? By the way, pag may pamilya ka na, yan ang pinaka-friends mo dapat. Amen? Then church. Then outside of the church, okay lang, meron yan. Pero timbangin mo. Kasi sabi dito, must. Kaya ang point natin dito, be friendly in general. Ibig sabihin lang, dapat mga Kristiyano tayo friendly. In general, ha. Magiging kayo mga bakla ka, hindi ka friend yun eh. Amen? So hindi natin kailangan friend lahat actually. Pero in general, dapat laging hindi ka masungin, hindi ka laging malungkot. Pag tinignan ko yung mukha mo, ako nalulungkot na rin. Iba naman, nagagalit na rin ako sa mukha mo pa lang. Yung mga ganun eh. Kasi yun lang bubulihin natin ngayon. Then in general, friendly tayo. Hanggat maaari, ewan ko, may nakita ako sa Facebook yung duda ako dun eh. Pero isang Baptist, kaya siya nasa all window, ano eh. Ano to? Pari daw eh. Medyo duda ako, pero siguro, posible pa, di ba? Ngayon na lang. Baka hindi masyadong na-brainwash or something. Hindi naman ano ng demonyo. Pero, posible hindi mo alam. Amen? Yan, mga Calvinist minsan, mabait din niya. Kaso, maging friendly tayo, hindi tayo confrontational masyado. Amen? Okay yung confrontation lang sa doctrine lang. Pero pag nakikita mong pekunin, hindi ka worthy sa knowledge. Pekunin ka eh. Kaibigan pa rin tayo. Hindi tayo close. Kasi yun ang pekunin ka eh. Amen? So number two, be friendly in general. So tingnan nyo rin yan. Mga, kaya binabalikan natin kahit sa mga luma. Ha? Tingnan nyo yan sa sarili nyo. Tingnan nyo na ba, may friends ka ba? Or komportable ba iba sa'yo? Maging friends o hindi? Si later, katulad nyo, mag-aasawa din kayo. Alam nyo naman yan, di ba? So, sino yung sa dami niyan? Paano ka makakakuha ng, di ba? Mga prospect mo, eh, kung mga inaayawan ka nga, di ba? So, malabo. So, trabahuin mo na yan ngayon pa lang kung hindi ka masyadong okay sa ganyang bagay. Amen? Amen? Amen. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Pinag-uusapan natin, kailangan mo yan. So, yes, kung mahirap ako, introvert ako. So, in a way, mahirap sa akin. Kaya salamat na lang din. Minsan lalapit yung magkakasama rin kayo. Pag napansin na pareho kayo. Pareho kayong bulakbol. Di ba? Magkakasama kayo eh. Mapangit yun, ha? Pero, yun ang natural, ang tawag yun, inclination yan. Tsaka,
attraction, sabi nga nila, birds of the same feather flock together. So both positive and negative yan. Ngayon, kung negative yan, baguhin mo yung sarili mo kasi kaya, ba't kaya lumalapit sa akin yung mga bulakbol? Eh, baka isa ka pa. So, eh, baguhin mo yung sarili mo. Kunwari, magsuot ka ng ano, may props ako dito ng salamin. Mukha kang genius agad kahit hindi, di ba? Well, like ka na sa, ito, sa nung college, lumipad kasi ako nung college. Wala akong kaibigan kasi second year, wala nang kasabay. Eh. Doon lang ako sa library. Basa-basa. O, di doon ka nagkakaroon ng friends, di ba? O, ikaw na naman, ginagawa mo dito. Yan. Lagi ka sa church. O, sino may naging kaibigan mo? Mga bulakbol? Hindi, matatakot sa iyo yun. Di ba, DM? Itatakwil ka nun. Bahala sila, di ba? So, ganun lang yun. Kaya, be friendly in general para yung mga prospect na friends. Lalo tayo mga soul winner. Di ba? So, again, di mo kailangan mong friend lahat, ha? Kung mga pastor, mga friendly yan eh, pero hindi rin lagi, hindi rin lahat. Amen? Kasi lalo kami, kailangan namin sabihin yung dapat namin sabihin. Ngayon, yung iba, aloof, bahala sila, ganun lang. So, anyway, again, sinasabi ko sa'yo, ang bandang huli to si Jesus yung kaibigan natin. Kaya, consider mo lagi yun. So, in general, be friendly, pero may mga limitasyon yun. Okay, number one, love as a friend. Number two, be friendly in general. Number three, okay ba kayo dyan? Amen. Verse 10. Ay, basa nyo. Ready, go. Thy own friend and thy father's friend, forsake not, neither go into thy brother's house in the day of thy calamity. For better is a neighbor that is near than a brother far off. Tagalog, pag may kaibigan ka daw, even yung kaibigan ng tatay mo, obviously, relative mo, again, yung maayos na kaibigan. So, meron kang maayos na kaibigan, na sabi daw, huwag mong gagawing, lisanin sila. Ibig sabihin, yung kaibigan kita ngayon, bukas, wala akong pakialam kung kaibigan pa kita. Hindi magandang attitude yun. Kasi nga, madalas ay ang kasama nung pagiging magkaibigan, may mga na-share na kayo together, di ba? Kayo, masyado kayong close. sabi ko, yun. Tigilan niya. Eh, sabi ko, nawala tuloy ako eh. Yan, so kung alam nung, may mga ganyan ito, pag nausok, pag magkaroon kayong kaibigan sa mga networking, ito talagang tahasan sinabi nila, sabi nila, bayaan mo mawala yung kaibigan mo, magkakaroon ka ng ibang kaibigan naman. Ganun yung sabi nun. Bayaan mo yan, kasi ang ano nila, para soul winning din, kaso negative sa mga pera eh. Ang pera mo yan, ang ito, opportunity, yan, power, ganyan yung mga yan eh. So pag, baka magalit sila sa akin eh. Which is madami, ganun nangyayari, kasi nga, puro ka ng pera eh. Kaya sabi nila, doktrina nila, pag naasal sa'yo, bayaan mo sila. Papalitan naman yan ng ibang friends. So, ang pangit mong ganun, lalo pag sa pera lang. Ngayon, tayo, sinasabi ko rin yun, pero sa tamang context na, yun nga, ang tamang context yan, katulad yan, yung unbeliever, kaibigan nyo, inayawa na, o kaya kung ano man yan, siyempre, makinginom kayo kunwari, so, ngayon, ayaw mo na. So, anong gagawin mo? Aalis sa'yo, mga asal sa'yo. Bayaan mo lang. Papalitan ng Diyos yan. Tayo, may kasapatan tayo magsabi nun. At ang Diyos talaga magpapalit yan. At maayos na kaibigan yung papalit yan. Kasi, inayawan mo yung ganung ano, eh, kaibigan, sabi natin, kaibigan mo siya. Pero kung kaibigan ka rin niya, dapat alam niya yung mga kabuti sa inyo pareho eh. Ako, kaya yung mga friends ko dati, ganun, sinabi ko naman sa kanila yun. No? Talagang ano kami, yun nga, parang kami mga tanga eh. Panati kami sa isa't isa. In a way, maganda. Pero nung sabi ko, ayoko na siya sa Catholic. Ang pira, anong pinaggagawa niya, pinagtututuro niya. Eh, isa, malapit sila sa ano eh. Mga politiko kasi isa. Isa naman, nagtatrabaho yung nanay sa ganyan. Hindi sila makalis dun. So, yung iba naman, naligtas. Pero, again, di makapagpatuloy. So, again, di na tayo friends. Ayaw mo sa tunay na Diyos eh, or hindi ka sold out sa Diyos. Sorry, ganun lang. Pasensyahan tayo, okay?
Pero pagkaibigan mo dapat, yun, pwede ko sila iniwan na iwanan talaga, bahala na kayo dyan. Nilabang ko rin sila sa panalangin, saka in-invite ko hanggang ilang taon. Nung ayaw talaga, di anong gagawa ko? Para tayong adult na eh, di na tayong bata eh. So, ganun. So, number three, pag may kaibigan ka, pakita mong consistent ka, ang point natin dito, don't leave or forsake friends. At isa, yun yung goal mo, hindi ikaw yung nasa utak mo, gagamitin ko lang to. Ganun, kukopyahan ko lang to. Kaya kami friends kayo, may mga ganyan sa college eh. Babait! Lalo pag alam nila ano ka, eh ako, tahimik lang ako. Ba't kaya ang bait sa akin ito? Alam mo na. Mangungupya pa. Lalo sa programming, mabira yun. Ang hirap dyan eh. Sip-sip ka, ba't ka nag-IT? Mabira. Kukopyahan ka lang pala. So dapat, kung gusto mo magkaroon ng maayos na kaibigan na hindi ganun, una, ikaw dapat ganun ka. Hindi yung upisa pala ko, kopyahan ko to, utangan ko to, lalo yung utang-utang ha. Asal ako dun sa bahay na wala na dito yun. Pasto pa yung utangan ha. Intindi ha. Eh syempre ako, concerned ka rin naman. Ngayon, ewan ko ba di pa ako ina-unfriend mo? Kaya naasal ako pag nakikita ko ano yung, ito pala yung kinain namin, di ba na naalala may inutangan siya online? Tapos magmamalaki, ay, nakapunta pala ako sa ganitong lugar. Minsan natetempa ko, uy, utang mo, parang gusto kong ganunin. Pero, yaw na. Nakakaawa din. Pero anyway, tayo napunta sa utang. Yan, so huwag mong iiwanan. Kasi isa yan talaga, maniwala ka, ang pangit ng karakter na ganyan. May mga ganyan tao. Sari na magsikap, ganun, ang tingin niya sa iyo, pera ka, ganun. Alam ko maigit trabaho mo, ganun. Alam niyo yung mga nagaan ng credit card. Ganun maigit trabaho mo, inahamol. Sir, sir! Pogi mo, sir. Gusto mo ng libreng ano? Libreng ganyan. Alam mo, bait, concern sa'yo yun. Gusto ko lang pumirma daw. Pag may credit card ka, tapos ka na. Hindi ka kaibigan, hindi friendly yun. So, wag na wag niyong gagawin yun. Pag nasanay ka kasi dyan, kahit sa church ganun, iba minsan. Ang pangit nun. Okay, so number one, love your as a friend. Number two, be friendly in general. Number three, don't leave forsake friends. Eh talaga naman, kaya ka nga niyang kailangan minsan, kaibigan ka. Isa walang ma, ano, walang malalapitan. Kaya bilang pastor, yan talaga yung nakita ko kay pastor nun. Sabi ko, ayoko magpastor kasi biruin mo, mga stranger lalapit sa'yo. Anong kala nila sa'yo? May pautang sila, may patago sila. Talagang gusto. Kailangan ko ng ganyan eh. Bata ko. ayaw mo na sabihan gano'n. Pero bata ko. Pero pa nagpunta dito, kaysa may mo, pinakitaan ako. So, na-opera ako, pinakitaan. Ano ko, pakita yan. Nakadiri, pero hindi ito, pasto, no? Bulbutas yung ano ko. Sino ka ba? Basta na, gusto mo, tulungan lahat eh. Ganon. So, pero nakakawa. Wala ba siyang naiwa? Wala ka pang kaibigan, yun ang tanong ko lagi. Wala ka pang pamilya, wala ka pang kaibigan. Meron po, binintasan pa. Eh yun nga, ayaw kong tulungan. Yung ano ko naman, ayaw kong tulungan eh. Baka may dahilan. Amen? Amen. Ngayon, mga kaibigan talaga, huwag niyong iwan. Minsan lalo pag pamilya, mahirap dyan yung, yun nga, pag tumatanda yung magulang natin, di madali yan. Pero, magulang mo yun eh. Sino mo unang mag-ano doon, di ba? Yung nasolwi natin dyan, kawawa din, no? Bata pa, parang naano naman. Dahil dyan, basta may kapansanan. So, ang hirap. So, huwag niyong iiwanan. Later, ang blessing yan sa inyo din. Amen? Kasi ang hirap doon, eh. Katulad yung may sakit. Eh, paano kung mayroon niya, pinapalitan yung diaper, yun ang hirap. Eh, magulang mo yun, eh. Kunwari, ang maganda naman ngayon, meron sa Lazada. May nabibili, murang-mura lang. Hindi mahirap mag-flight ng diaper. Nakita niyo ba yun? Ilalagay lang dito, gugulam mo lang siyang ganun. Nadali na. So may sagot lagi dyan. Amen? So anong sasabihin? Don't leave forsake your friends. Pag may kailangan. Ngayon, kung ano, naungopia, ganun. Paano yun? May sabihan muna rin. Mamaya, dito pala tayo sa number 4. Sige, tuloy na natin. Number 4.
Salamat, nag-enjoy kayo, no? Sana bumalik kayo. Ay, basa, ready, go. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Sino ditong may sharpenin? Yan, so ganito yan. Yung sharpener sa pencil, ano yun, di ba? Eh, kasi kahoy lang yun eh. Pero, ano yung nagpapa-sharp sa isang iron? Either iron din, di ba? Yung file, alam niyo yung file, di ba? Ginagano'n yun. Doon minsan pwede rin bato. Pero still, dito lang tayo muna. Iron versus iron. Sabihin, yung iron matigas na. So, sino magsasabi ko na, may matigas kang, ano, eh, bulakbol nga. Sino sa palagay niyo magsasabi, huy, huwag kang bulakbol. Eh, minsan di makikinig yan sa teacher, sa magulang niya, kaya nga siya naging ganun eh. Minsan, ha? So, mas maganda, ikaw na yung magsabi. Ganun din sa church, huy, tapad mo naman, late ka na naman, hindi ka nagbasa, hindi ka nag-memorize. Sinasabi dito lagi, sa mga pastor nga ito sinagi eh. Kaya sino magko-correct sa'yo? Hindi yung mas mahina pa sa'yo, hindi yung iba, hindi ka naintindihan. Kaibigan mo dapat. Amen? Nasabi dyan, ganun din naman, kagaya ng bakal sa bakal, na yes, bisa masakit yan kasi kikis-kising ka yan eh. Pero pagkatapos mong kis-kisin, ang talas mo naman. So, mas maayos ka na naman, makakapagtrabaho. Pwede din sa utak yan ha. Pag kayo magkakaibigan, puro kalokohan kayo. Kasi sarap na mag-usap kami, puro kalokohan. Tawa lang ng tawa, tawa lang ng tawa. Ano ka, clown? Ano ka, ano? Comedy, ano ka ba? And sabi din sa Bible, ano ba yun? Even in laughter, the heart is sorrowful. So alam ng Bible yun eh. Alam mo rin yun. Ayaw mo yung puro tawa lang. Minsan yung mga puro tawa lang, may tinatagong ano yan. Kalungkutan, di ba? Pansin yung mga bakla, laging ganun, di ba? Kunwari masaya. Pero miserable yun. Iniisip pa lang nila, sino magmamahal sa kanilang itsura pa lang nila. Alam nila yun. Pero ganun, di ba? Lagi silang yung gayahin. Yun. Pero kunwari, masaya, kunwari. So ngayon gusto natin, kaya minsan nagsasabihan tayo, tamad mo naman, bad, ayusin mo yung ganyan. Sinong gusabi? Yung kaibigan mong totoo. Hindi sila natatakot na iwanan kanila, magalit sila. Kasi kaibigan mo sila, gusto nila maituwid, mapabuti sila. Ganun lagi, lalo yung magulang nyo. Bakit kaya sinisigawan niya? Lalo pag talagang may kalokohan kayo. Eh, sinisigawan na naman ako yan. Kupat mo kasi. Madadala mo yan sa paglaki mo. Alam nyo ba yan? Sino naikinig nyo lagi sa magulang yung taas kamay? Oh, aminin nyo na, ayaw nyo pang taas eh. Lahat tayo dyan sa umpisa ganon, di ba? Mga batang, sarap ng tulog yan. Tulog palaway yan eh. Si ano, sarap ng tulog yan, mga anak ko eh. Parang ayoko nang gisingin, sige, ganyan ka na lang. Tanungin nyo ako saan ako nakakita ng mga ganong bata na tanghali na tulog pa. Pag nag-solwining, ganon, may tinapalob kami dyan. Balik kami Sabado. Alas 11 na tulog pa. Babae pa. Kahit lalaki. Hindi dahil nasasanay ng gano'n. Ngayon, yung magulang nyo, dapat sabihin nyo. Sino ba yung kausap ko? Kahapon lang. Eh nga, yung kaibigan na Christian. Kaibigan na Christian. Andong kami, gusto meaning kami. Pwede ba yung mga anak nyo? Sama nyo na rin, no? Eh, share natin, salita na dyan. Ay, naku, tulog pa po. Ganitong oras, tulog pa. Hindi natapos na kami. Baka ngayon po, gising na sila. Hindi, tulog pa yun. Hindi ko ginigising kasi pag ginigising ko sila, hindi na naman sila gigising. Hindi ko sigising. You know? Pag mahina ka, magulang, wala. Alam ko, masarap ang tulog nyo. Mamaya, ulit gabi. Tulog ulit. Hindi yung kailangan mo nang gumising eh. Amen? Amen. Yeah. Nasa pool ba? Sino nagpahintay kanina? Anyway, so ganun yung pagkaibigan mo, sabihan mo yung mga kabuti sa kanya. Kasi sinasabi ng Bible, kagaya ng bakal sa bakal, na pinapatalas niya yung kanyang another bakal, bakal siya, yung bakal, pinatalas siya rin. Ganun din ang kaibigan na nagpapatalas ng, pag sinabing countenance, yung karakas ng mukha, ibig sabihin, so dapat ikaw minsan yung, napanood nyo ba yung ano, ayoko sa ano, kasi napanood ko yung sa Disney. Alam yung may anger, si Joy at si Sad.
Parang nyo ba yun? May lesson din kahit paano eh. Pero mga bakla sa Disney, warning, warning. Pero may totoo din eh, di ba? Bakit yung bata hindi na masaya? Lungkot. Eh kasi gusto mo puro saya. Minsan kailangan din ng lungkot. Kaya nalungkot siya, na-appreciate niya yung pagiging masaya. Totoo po yan, nasa Bible yan. Yung mga pag namamatay yan sa Bible, hindi yung pinapainom ng drugs. Bayaan mo lang umiyak, umiyak lang. Sige lang, tama yun. Kailangan mo yung umiyak. And then later, pag nailabas mo na lahat yan, masaya ka na naman, di ba? Ano si Brother Jace? Ano ko si Brother Jace? Okay, so ganyan ang magkaibigan. Number, nasa na ba tayo? Gutom na ba kayo? Number one, love as a friend. Number two, be friendly in general. Number three, don't forsake nor leave your friends. Then number four, be the influence for the good for your friend. Yun yun. Hasain mo siya kahit minsan kailangan mo sabihin ng mga magaspang na salita, di ba? No pun intended, pero yun talaga yun. Ang gaspang naman ang sinabi mo, eh yun talaga, parang mga ano ka. Oh. Sabihin mo yung kaibigan mo, yan. But late ka na naman, ako. Eh kayo pastor, kayo ano, nanay, sanay na siya dun eh. Eh pagkaibigan mo, yung balita ko, hindi ka nag-aaral, bulakbol ka daw. Minsan, gano'n yun, maganda, sabihan mo. Huwag mong, eh, baka magalit siya sa akin eh. Ano ka, kaibigan ka ba o hindi? Maging kaibigan ka sa kanya, sabihin mo yung dapat. Balita ko, may kaibigan kang bakla. Iwasan mo na yan. Ay, hindi, baka magalit siya sa akin eh. Baka ako iwasan niya eh. Di, sige, hindi ka madamay. Eh, tawang-tawa ako sa mga balita minsan eh. Kilala niyo ba si William Thomas? Hindi niyo kilala? Pakilala ko sa inyo. Si William Thomas, yung ano siya, swimmer. Eh, nag-trans daw siya. Lalaki siya. Eh, hindi, babae pala ako. Pangit eh. Anyway, kaya naging Leah siya. Sa alit na William, naging Leah. Tapos sumama sa women's swimming. Eh, syempre, lalaki. Ang lakas. Nanalo siya. Eh, syempre, nagreklamo yung mga babae. Bira, lalaki ka dito. Kaya yung bandang huli, natauhan din yung mga opisyal. Eh, kaysa naman mawala lahat ng mga ano natin. Diba? Tinanggal ngayon nila si Leah or William, si Pre. Si Pre, o Pre, doon ka sa lalaki. Sabi ng mga lalaki, huwag ka dito, bakla ka eh. Sabi niya ngayon, ano ba yan? Wala may gusto sa akin. Wala mang, loko-loko ka eh. Sino gusto? Yan ang problema. Diyan ba tayo napunta doon? Yan. So, huwag kayong kasama sa ganun. Eh, wala, bulakbol. Balik tayo sa bulakbol. Eh, kasi kami lang yung pagtawanan namin. Malulutong talaga yung tawanan namin. Eh. Ang babaw mo naman. Sumama ka doon sa mga matino. Puro Bible. Doon ka, mapagpapalain ka pa. Eh, corny yan. Eh, ba't ka na corny yan? Baka isa ka pa. Ibig sabihin, sa halip na dapat kang magpapunta sa direksyon na mabuti sa'yo, dito ka sa ano. Andaan nyo, lang sinasabi yung mga bakla, tomboy. Nako. Sa Bible, pinapatayan, literal. Amen. Hindi dahil masama ang Diyos. May dahilan. Amen. Amen? Bago dito, buti hindi kayo na-open. No? Appear tayo. Totoo naman sinasabi ko, di ba? Nauuso ngayon yun sa ano eh. Ano, unang attempt pa lang yan, sabihin ko na sa kanila standard ng church, bahala sila kung ano. Kasi hindi ako papaano dyan sa mga media. Eh sa media na yan, kunwari lang yan kasi. Kasi pa diba sa mga bakla din yung mga official nila eh. Papalabasin nila, tanggap kami. Yan ang mga lagi mga balita sa Inquirer, sa ABCB. Ang mga bakla ay nag-rally at masaya sila, kunwari lang yun. Kung makakapagsalita din yung mga normal eh. Eh, minsan nga, nakikita mo, ang gaganda ng mga comment, eh, natatawa ako eh. Eh, may in-interview, sorry, magkatagal tayo ng konti ha, sa mga bakla. May in-interview na official din ng gobyerno. Ang question nila, kasi na question din ay discriminate yung mga bakla, sabi nung sila doon, kaya talaga si Leon Thomas, wala bang pagkakaiba yung lalaki sa babae? Sabi nung isa,
Wala, wala. Pagkakaiba yan. Ilan ba ang gender? Di ba dalawa lang? Lalaki, babae. At sabi niya, hindi, minsan kasi ba, yan, hindi mo alam, maraming pa gusto sa, ano, sa gitna. Sa ano. Kaya tinanong siya, ilan ba ang gender? Ilan? Hindi ko masabi. Ang galing nag-comment, sabi nung nag-comment. Tawang-tawa ako, sabi niya. Yung iba sabi, yung sira ulo at ato. Pero sabi ni isa, eh, ba't ba natin tinotolerate ito? Eh? Di ba, the fuck na, bakit natin kinakausap ito mga to? Dapat ganun eh. Di ba dati binibigyan ng isang oras yun eh. Eh, lalo na yung bayad, alam nyo ba, bawat hearing ng Senado, bayad yun, nagbabayad ng tayo. Yung oras nila, salit na ginagamit nila sa maayos, in-interview nila, loko-loko. Dapat din nila pinakinggan kasi. Magsisinungaling pa yun, may maloloko pa yun eh. Doon ngayon, kung nakakaintindi ka, mas lalo ka matatawa, pero hindi ko nang kailangan matawa eh. Gawin niyo yung trabaho niyo, bakit pag ganyan pag-uusapan niyo? Amen? Amen. Kaya delikado po yung mga yan. Kaya si Pastor Lito mismo, may kwento siya dyan. Ang tagal niya naintindihan yun, kasi nga siguro dinaturo sa kanya, pero basta parang meron siyang tiniran, yung nakitira siya kasi nakitira siya sa pinsa niya, ganyan. Tapos yung isa daw na magandang babae doon, parang natatipuan niya. Kasi alam mo, maraming nakatira sa bahay, ganyan. Bakit galit daw sa kanya yung isang babae doon? Yung pala, tipo nung babae yung babae. Tomboy pala. Eh matindi raw mag-alaga yung mga yan. Talagang mga obsessed yan sa ano, ganyan. Kasi nga alam nila, pag nakaloko sila, isa din nila magagawa ulit sa mga normal na tao. Kaya ginagawa niya, bata pa lang yan, tawag sa mga ano natin ngayon. Kasi totoo yan eh. Ang tawag nila dyan sa English, grooming. Alam niyo, grooming? Pag grooming, pinapaano ka, di ba? Inaayos ka. Okay ba yung alam mo? Yan ang literal na ibig sabihin niya. Pero ang ibang ibig sabihin niyang grooming, ibig sabihin, parang minamanipulate mo yung bata na tanggapin ka. Ako, napaka ano yan. Ayoko sanang banggitin sa'yo, pero ganun ginagawa niyan. Kaya kahit sa mga pelikula, ganyan ginagawa nila. Sabihin, huwag ka muna mag-decide kung lalaki ka, babae ka. Hindi ka mag-decide nun. Ang Diyos ang nag-decide nun. Kaya ganun, kaya nagkakaroon ng bakla tomboy, ganun yung ginugum. Ibig sabihin, binabastos basically. Mahirap yung ating usapan ngayon, no? Kaya kung gusto mo maging kaibigan sa mga kaibigan mo, o kahit hindi ka nila kaibigan sa ngayon, tayo mga soul winner, kaibigan tayo dapat sa kanila. Amen. Sabihan natin yung mga kabuti sa kanila. Una, alamin mo. Huwag na huwag kayong papayag, nakikita mo, niloloko na, ginugroom na, o inuumpisahan na, tinuturuan na ng mali. Kaya sa Diyos, ganun tayo, ganun din, mga false teacher. Bakit, pastor, sigaw ka na sigaw dyan, kausapin mo lang sila, turuan mo yung tayo. Isa kasama yun eh. Amen. Kasi na-imagine ko ngayon nasa Senate hearing na yun, nasayang yung oras namin eh. Tabaho nga kayo dyan, pag-usapin yung bakla. Alala ko na nung tuloy si Abante, oh. Tapos dirin-dirin ako sa kausap niya, may ano pa eh. May bigote pa. Long hair, tapos ang pangit ng boses. May bakla eh, parang alam niyo yung bakla. Pinepegi nila yung babae boses. Eh syempre lalaki ka. Pinakinggan niya parang sa isip ko, ano bang utak meron pa mga to. So sabihin mo, kawawa yan. Kaya tayo mga preacher, ganun tayo, sabihin ko yan, makabuti sa'yo kahit magalit ka sa akin. Kasi kaibigan ako sa'yo. Ayoko nung naintindihan ko pala yun, di ko naman sinabi sa kanya, bakit ano, bahala ka dyan. Mabigtan mo ka ng mga ganyan. O di, hindi ka kaibigan sa kanila. Amen, naintindihan nyo na, medyo palalim tayo ha, una. Mahalin mo lang at least yung basic na mahal, concern ka sa kanya. At least, huwag mo siyang tadyakan dahil trip mo lang, di ba? Be friendly sa salita or sa gawa, di ba? Oh, kumain ka na ba? Kain ka naman. Ay, oh, bubuti naman. Hindi gano'n. Ibig sabihin talagang, kung sakaling, wala mo, gutom talaga, di ba? Naging friendly ka. Sakripisyo minsan. Pero, again, huwag mong iwanan and then, ikaw yung dapat maging good influence. Parang sabi kanina sa definition. So, last, ito na yung Panginoon. So sabi dito,
Ano sabi mismo ni Jesus? Ang ganda to eh. Okay, basa. Ready, go. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Amen. So ang Panginoon, si Jesus ba yan natin? Master natin o kaibigan? Pareho, di ba? Yan ang maganda eh, no? Kahit sa mga trabaho po, may ganyan eh, pag magaling yung mga boss. Hindi yung basta, hoy! Hoy daw, na, umasa kayo! Ang pangit ng ganun. Yung mga magaling na boss, yung talagang tumagal na sa industriya, kinakaibigan yan. Kahit boss sila, ganun. Kasi alam nila, pag naasal sa'yo yan, anong gagawin mo? Lalo ka nahirapan. O ganun lang, kaya tinuturo sa atin dito ngayon, si Jesus mismo, master siya, Diyos nga siya. Pero tinawag niya yung mga disipulo niya, kaibigan, hindi lang dahil tawag. Hindi lang tawag yun na plastic, sabi dito. Kasi kaibigan kayo talaga, lalo na pag ginagawa niyo yung sinasabi ko. Kaya sabi niya dito, hindi lang yung ginawa niya, di ba? Kaya tayo kaibigan natin si Jesus. Kasi namatay siya para sa atin, sabi niya, no? Wala nang hihigit pa dun. Di ba? Pag may napapanood tayong pelikula, kunwari, malulunod ka. Hindi, ako na lang. No, sabi din ng Bible, hindi yun normal, di ba? Sabi, walang mamamatay para sa ibang tao kahit matino pa siya. Yun ba? Pwede. Yan. But God's, ano sabi doon? But God committed His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, mataas talaga. Ibig sabihin, hindi tayo hinantay na maging matuwid, namatay siya para sa atin kahit makasalanan pa tayo. Kaya ganoon sinabi niya dito. Kaya talagang kaibigan siya natin. Atindihan niyo, nag-sacrifice siya. So anong lesson natin dito? Anong last point natin? Kung kaibigan ka, hindi, ang title natin isa na eh. How to make friends and keep friends according to God's will. Number last, no, 5. Have the Lord as a model and guide. Okay, siya yung gayahin mo. Alamin mo kung paano siya makipagkaibigan. Paano ba siya makipagkaibigan? Una, namatay siya para sa atin. So, grabe yung sacrifice niya. So, tayo, kung model natin siya, kung guide natin siya, ganun din tayo. Amen? Dito sa church, ganyan ginagawa. Madalas naiisip ko yun. Kasi minsan namin nakapapansin ni Mary. Siyempre, alam niyo na, siyempre, iniisip niya rin yung kapakanan ng pamilya, di ba? Ganun din naman ako, pero minsan, talagang bigay eh. Amen? Amen? Sabi nga rin, nabalitaan nga rin sa diadem. Sabi nga, ano, sinusundo mo yung mga member mo? Eh, ganun naman talaga, di ba? Hindi. Sabi, hindi. Pero meron talaga, meron din ganun. Amen? Amen. Doon yung sinama may ano, eh, sabay-sabay lagi, lumaki yan, sumasabay lang sa kapatid eh. Kaya naalala ko tuloy si Goyan, Eddie. Anong sabi doon? So, sakripisyo talaga. Ganun yun. Lalo tayong mga soul winner, yung mga baguhan. Hintayin natin kahit matagal gumising, di ba? Sinabihan mo na, oh, gantong oras tayo, ha? O, oh, sige, sige. Sagayin mo lang. Sa umpisa, ganun. Misa kasi hindi pa sila. Misa hindi sapat yung, yan, pag inaakay mo lang, eh. Ang makasapat yan, dito. Kaya lagi sabi sa'yo, salamat sa mga nag-invite, pero bandang huli, ang presyo niya, nasa akin, eh. Amen? Kasi hindi ko minsan sa dami kung gusto sabihin, paano ko sasabihin. So kaya di bumalik kasi yung preaching mo, ganyan eh. Alam ko na yun, huwag mo sabihin. Alam ko na yun, nasa utak ko na yun. Pero panalangin ko, kaya yun nga, depende rin sa inyo. Eh kung talagang mas pinili nyo, di ba lang pag naaalala ko, pag may wala na dito, may ayaw na dito, tinatamad. Laging ganun ang naisip ko eh. Alam mo gusto yung gawin ko, tumambling ako dito. Dito, gano'n, anong gusto yung tumbling? Siyempre hindi ko gagawin yun, pero sa utak ko lang ba? Para lang mag-stay kayo. Para sa inyo rin naman yun. Amen? Kasi ang model natin si Jesus, lahat ginawa niya, lahat ba nakinig sa kanya? So, ganun ka din. Huwag mong papakamatay sa kaibigan mo dahil gusto ko magbulak-bulak ako. Sabi ni Pastor, hindi tama yan eh. Kaibigan mo ba ako? Hindi. Ah, kaibigan kita. Malaman mo dapat yung tamang definition ng kaibigan. Yan yung gusto ko sabihin dito. Si Jesus, ganun, namatay siya para sa atin. Umayaw yung iba, bahala kayo dyan. Ganun. Ganun yun. Nagawa mo na yung party mo. Ang Diyos kasi ginawa tayo, hindi naman tayo robot. Ikaw yung mamimili. Kaya ganun, tansya yung kaibigan mo. Ano ba itong klase to?
Minahal ko na, inakay ko na, ayaw pa rin. Men, hindi ko na gusto ah. Masana, natuto tayo men. Ayun, hindi tayo magbasa isang oras ah. Kaya, basics tayo. A friend, yun lang tanda niya dito. A friend, love it at all times. Lahat. Kahit nasasaktan ka na. Gastos. Ano ba? Tiyaga na naman. Sabihan na naman. Paalalahanan na naman. Gastos ulit. Sinaktan ka pa. Siniraan ka pa. Nagalit pa sa'yo. Hindi ka pa naintindihan. Hindi ka inintindi. Iba pa yung sinabi sa misunderstood ka pa. Alam nyo yan. Yung, kaya naman ganyan sinabi. Hindi yan ang ibig sabihin. Hindi. Ganyan yun eh. Talagang sakit sa puso nun. Ano maganda example dyan? Yun nga ito, sinabihan mo na na mag-aakal ka para sa'yo yun eh. Hindi mo nga tao kaibigan, gusto mo bulakbol eh. Bakit ba? Alam nyo ba yung bulakbol? Alam nyo nga tayo eh. Isabihin ng bulakbol, ano ha? Ano nga ba isabihin? Hindi nag-aaral, ganun ba yan? Gagala. Ngayon kami dati, ganyan din kami. Pero after na. Cutting. Huwag na huwag yung cutting. Sa amin, bawal na bawal yun. Okay, so this time, let's pray Lord. Salamat po Lord. Nawa, basics kami ngayon. But maraming salamat sa mga guests. But I pray Panginoon na kahit sa amin lahat, naintindihan namin yung mga bagay na dapat kaming gawin kung gusto namin magkaroon at mapanatili ang mga kaibigan na tunay at maayos, Panginoon, para sa amin din at para sa iba. Kayo maging model namin, Panginoon. Napakaganda niyo model. Minahal niya kami tunay. Walang duda kami doon, Panginoon. Salamat po dito. Nawa, maging kaibigan din kami sa maraming tao, Panginoon, in such a way na share namin sila. Makabuti sana, sabihan namin. But yun po yung kaya ang church na tuloy. So, winning church. Hindi namin gusto silang hindi lang na objective no, maging member lang sila dito. No, una is maligtas muna sila. And then, kung convenient sa kanila, Panginoon, gusto nila, may dagdag sila dito, Lord, para pagpalaan nyo sila. Or kung sa ibang church, okay lang, walang problema. Basta maging una, kaibigan sa kanila. Makita namin ang minodel niyong, Panginoon, napakagandang friendship. Kayo yung una nagsakripisyo, sakripisyo. Bandang huli ngayon, ginagawa na rin namin ang kalooban niyo dahil nakita na yung maganda pa lang yung kaparaanan, yung goals niyo, Panginoon, napaganda. So, as we have this friendship, Panginoon, we also pray na ma-enjoy namin to Lord, lalo yung mga medyo matagal na rin, I pray na mahalin nila yung salita, gawain niyo, Lord, yung totohanan niyo, napakarami pang iba. Hanggang pagkikunin niyo, Panginoon, ay hindi kailangan mag-end ang friendship nito, Lord. Ganun din po, Lord, sa iba, mga bago, I pray, masabi nyo rin sila, turuan, makita nilang model na magandang friendship sa inyong friendship sa inyo. And, example, Lord, kami friends talagang, ayun, nandun yung magkasama namin, fellowship, sa gawain nyo dahil kami po minalangan namin yung gawain at kasalita. Example, Lord, again, salamat sa bawat isa sa inyong matotohanan. And then, we also pray sa pagkain, nagkasalusaluhan namin, kayo pong basbas. Nais lang sa mag-provide, Panginoon, mag-missing na maaga, makapag-share din po, Lord. Nais lang sa nagsundo. Nais lang sa lahat ng bagay. Ngayon, malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.